Ang found story school of thought nang galing sa aking mentor na si Armando Lau. Siya yung founder ng found story. Sa found story, tatlong prinsipyo ang sinusunod. Unang-una, dapat ang kwento referential. Ibig sabihin, dapat galing sa isang tao na exist, no? Na tao. Yung kwentong pagbabasihan ng screenplay. Kasi ang pinanggagalingan ng found ay yung buhay. Pangalawa, kailangan naturalize. Ang isang kwento, kailangan kapag ginawa siya, hindi siya yung parang set up o hindi siya parang choreograph. So yung commutation ng director o ng mga filmmakers dapat totoo siya kasi base siya sa totoong buhay, base sa totoong pangyayari. At ang pangatlo, dapat socialize. Ibig sabihin, ang kwento hindi lang siya nangyayari sa isang tao o base sa kanyang eksperyensa. Ibig sabihin, although nagkukwento ka ng personal na kwento ng isang character, community-based pa rin yung kanyang issue. Kasi dito siya nabubuhay, dito siya nagkipag-interact sa ibang mga tao. Kaya siya naging ganun, naging specific siyang ganun klaseng tao dahil sa kanyang komunidad. 4 years ago, before I did this film, may nakilala ako isang tao na na-involved sa ganitong klaseng situation, and I thought it was an interesting story kasi ang daming pwedeng sabihin nung kwento niya, hindi lang sa personal na kwento, kundi kwento ng bayan, kwento ng mga Filipino especially, lalo-lalo na sa ganitong klaseng class. Parang nasundan ko yung buhay ng mga taong ito, at nung nag-research ako, kasama ko yung writer ko, naalaman namin yung katotohanan, yung nangyari, yung experience nila, pati yung encounter nila doon sa mga corrupt na police. In-invite ni Direk yung referent namin, yung mag-asawa. Then doon na nag-take off yun. So after nung interview, binalikan ko sila doon sa Quezon City para makita yung lugar nila, kung saan sila nakatira, ano yung environment na ginagalawan nila. Ang pamilya nito ay binubuo ni Julio Diaz, ni Jackie Jose, ni Andy, ni John, saka si Felix, okay? And then we have a group of mga police, no? Like si Baron, like si Mon. We are portraying a certain kind of group of people. So happy na mahirap sila. And kailangan malaman natin yung community nila para may present natin at may pakita natin yung katotohanan. Kaya lang, at isa kayo. May tendency yung arte nyo, may tendency yung gawin nyo, may tendency yung pag-aralan nyo. So yun ang importante, mapag-aralan natin na magmumukha siyang totoo, na hindi kayo nagmumukha umaarte. Paano ito gagawin? Paano ito mangyayari? Na mapoportray niyo realistic pa rin at the same time ang kanyang performance. Importante, una siguro maniwala siya. Maniwala siya sa kanyang ginagawa, sa kanyang karakter. Na hindi siya yon, kundi yung character lang na pinaportray niya. At the same time, paano mo gagawin na maniniwala ka sa isang character? Paano mo makikilala ang isang character? Kailangan buhayin mo siya. Kailangan magkaroon ka ng immersion. Kailangan alamin mo ang buhay niya na nangyayari talaga sa kanyang paligid. Paano siya makipag-interact sa kanyang family, sa kanyang community, sa kanyang personal na buhay. We're here for, to immerse for our characters. We're doing character work. Kami ngayon sa Mandaluyong Police Station para sa immersion, para ma-familiarize yung place. Dahil most of our scenes dito gagawin. Can you tell us something about your dad? I don't know. Because I don't have script. Ayaw niya talaga na may script yung mga artista kasi bigla sila magbabox. So nagiging more on memorization instead of emotion talaga may ilabas sila in realidad. Ang ginagawa, bibigay lang yung situation, mga sample of lines, and then bahala na yung mga artista. Wala lang, alam ko lang nagpo-push ako.
nagtutulak, pandagdag lang sa kita, pinaaral na kolehiyo, may mga anak, 1, 2, 3, 4, 4 na anak, may asawa, electrician, yun lang, may sari-sari store, that's our source of living. Gusto niya talaga yung initial reaction towards the scene. So bibigay, situational lang ang bibigay niya. Tapos you act accordingly. Kasi ayaw niya ng acting. Gusto niya kung ano lang yung maisip mo on that particular situation. Instinct lang ang gusto niya pagganahin. No acting requirements. I have a question about the abundance of female actresses here at the fest. Why did you select Jacqueline Jose from Ma Rosa? She's the film. I mean, have you seen the performance she gave? Yeah. She broke my heart. Yeah. Everybody's heart, wow. Actually. At the end of that movie, that vision that she has and her reaction to it while she's eating those four white balls. Exactly. Bottom line, that's a big time leading role. We found her to be a wonderful, wonderful leading actress, a master of her skills, regardless of what the rules are in this festival. It was not a supporting character. It was an absolutely beautiful, beautiful performance for a lead actress. That's why she got it. But behind that, no, behind that, yung acting nila, yung performance nila, it matters yung attitude. Kasi yung behind the scene, no, on how they deal with the role, how they deal with the production staff, importante yun sa akin. Kasi ang paggawa ng pelikula is a teamwork, no? Hindi pwedeng director lang. Ang director, ito yung tinatawag natin captain of the ship. Pero yung sabihin, hindi mo naman mapapaandar ang ship kung mag-isa ka lang. So kailangan mo ng tao, kailangan mo ng artista, kailangan mo ng staff, kailangan mo ng crew. So collaborative effort yung paggawa ng pelikula. Kaya importante yung ugali, pag-uugali ng bawat isa sa isang production, para sa akin, it really matters. Nakuha na natin 18 to 35, isa camera, puro, tsaka yung isa yung sa akin, puro yun lang. Tapos yung isa parati lang ganito, white. Kasi yung white, ang tightest lang naman natin, 35mm. Pagka sinabi yung direct, mas tight, nalapit lang tayo. Huwag na tayo magpalit ng 85 kasi sa sinihan, masyadong ma-jerky yun. Ang sakit sa ulo. Ang gusto ko dun sa cinematography, tinatawag ko dito sa aesthetics na to, yung found cinematography. Para siyang documentary. Kumbaga, tinatanggal ko yung glamour side, no, ng cinematography. Parang sinishoot mo yung, pinifilm mo yung katotohanan, no, yung nangyayari sa paligid mo. The way how you see it, no? Hindi yung parang glamour or masyadong maraming embellishment. I don't go for that. So, kasi ang sa akin is realism. Hindi kami gumagamit ng maraming ilaw, although may ilaw, may setup. Okay, pero hindi gumagamit ng, hindi namin ginagawang unnatural yung setup. As much as possible, malapit ang lighting sa kung anong nangyayari, kung ano yung binibigay ng panahon. So, importante na ma-capture mo yun. Kasi nga, gusto natin maging realistic. Yung handling ng camera, okay, alam nito ng cinematographer ko, hindi tapos ako magamit ng tripod. Parang, it's always from the point of view of somebody looking or watching the characters. So, ganun palagi yung feel ng pelikula. Parang sinusundan mo sila, parang tinitignan mo yung mga characters. Okay, nandito tayo ngayon sa bahay ni Rosa. Sineset up natin ngayon. Rika. Oo, oh, saan sa bahay? So, bali, nagpapalagay kami ng kortina para sa dun sa eksena ni Direk mamaya. Tapos, ito, ayusin natin para at least makagalaw sila ng tama na doon lang sa bahay. Ayun. Yung mga location namin, actual location, hindi kami nagbibuild ng set. Marami kami mga tinatanggal, marami kami dinadagdag. Kasi itong mga dinadagdag namin o tinatanggal namin,
ibig sabihin hindi sila nakakatulong dun sa character or dun sa community na gusto namin ipakita. Meticuloso din ako in a way kasi kahit na sabihin mo pang existing ang production design from costumes to set and props, dapat tama itong mga to. Tama na akma ito sa lugar, sa character at sa mismong environment. Kasi naniniwala ko ang production design pwedeng magkwento. Pwede siyang magkwento sa kulay. Pwede siyang magkwento sa setup. Masikip ba ang lugar? Maluwag ba? Lusophobic ba? Overpopulated ba? Ano ang gustong sabihin ng environment? That in itself is a story. Ready! Sa production design, ang gusto nating mangyari ay yung makita yung character din. Binibisan natin ng mga character para maging malapit sila sa character sa totoong buhay. So kapag nag-blend sila sa community, alam mong they belong. Hindi sila nag-stand out. Tatlong proseso ang pagdadaanan ng pagkukwento. Okay? Sa story development, sa direction, this is the production, and then yung finally yung sa editing. So sa editing, napaka-importante because yun na yung ano, yun na yung final process ng storytelling. Usually, yung ibang editing assemble lang. Dito sa found editing, storytelling talaga siya. Hindi siya yung basta kung ano yung nasa script, yun na yung susundan. Pwede kang mag-transpose from one scene kung kailangan siyang, kung mapaaga ba siya or mapalate ba siya para magkaroon ng moment, pwede mo siyang i-transpose. Kung ang writer nag-research, tapos saka siya nagsulat, ang editor, yun yung mga footages. Kailangan panoorin niya lahat yun. Yun na yung research niya. And then, he will tell the story again based dun sa mga nakita niya. Okay, sa editing kasi, yung tinatawag nating found editing. Okay, importante sa akin yung hooking. Ibig sabihin kapag nanonood ka ng pelikula, parang hindi siya cutty. Depende kasi sa pinukwento mo. At saka pwede rin sa mood na ine-evoke mo. Gusto mo i-evoke dun sa eksena. Kung ang eksena hindi niya kailangan i-cut kahit ang nakakatalikod ang character, huwag mo siya i-cut kasi hindi ka naman after dun sa makita mo yung mukha ng character, kundi after ka dun sa dun sa situation, dun sa isang eksena. So there are a lot of times, ang eksena, ang scene, mahaba talaga. Dito, we follow the character. So hindi mo kailangan na mag-cut just to have a reverse shot. Wait ha, gusto ko yung basura, nakatapat siya dun sa basurang dumadaan. Sa truck ng basura. Sa truck ng basura. Parang Aling Rosa, tumingin siya. May basura ka dyan? So dapat medyo prominent yung ano. Yung sumigaw para tumingin siya. Parang gano'n. Sa sound design at saka sa sound mix, I always make it a point na yung sound is a character in itself. Kasi gusto kong maramdaman at marinig, no? Yung lugar kung saan man nangyayari ang kwento. Ma'am, kulang pa ako ng 25 cents. Ayoko! Ay ma'am, na-short lang po sa barya. Grocery sound. Sound. Oo. Ambient. Parang ambient. Pataas, papataas. Opo. A lot of times, kapag nanonood tayo ng pelikula, tinatanggal yung sound, yung environment. So, naririnig mo lang yung boses ng mga artista o ng mga character, which I don't agree. Okay, kasi lalo kapag nasa Pilipinas, kaya maingay talaga dito sa atin, di ba? Part yun ng character natin eh. Part yun ng pagkataon natin bilang Pilipino. So, dapat makapture yon. So, hindi ko tinatanggal yung ingay, yung sound. Musical director.
Ang music ang gusto ko kasi parang diegetic siya. Parang nanggagaling din siya sa lugar. Okay, parang in-explain ko sa aking musical director na sa music, okay, ayaw ko rin siyang pakinggan, kundi gusto ko siyang maramdaman. Pa rin ang pasok ng music. Hindi siya nag-creep in. Gusto na mag-ano pa siya. Kasi ang gusto ko, naririnig natin pa rin yung usapan ng mga tao. Arlosa, may basura ka dyan? Oy, Peggy naman! Hi! May ganun. Iba-ibang level ng mga tao. Then, dahan-dahan na siyang pumapasok. May natural kasing swelling yung music. Tapos, ang problema sa music ko, kung hindi siya, ano, is, mangyari pa, kaya medyo annoying. So, siguro kung i-mix na, gaganyan siya. Gaganyan siya. Kahit lang creeping in siya, dahil tumatama siya dun sa mataas na ano. Yes. Parang ang taas na kagad. Pero actually, creeping in na kayo. So siguro, yeah, yung parang gumaganon siya. Tapos pagdating na dun, nung high part ko, iganon mo na high part din. So yung music, dapat nag-a-add siya dun sa mood. Nag-a-add siya dun sa gusto mong mood dun sa scene. Hindi yung parang nag-aagaw siya ng pansin. There are times na minsan ang ganda-ganda ng music, so you just listen to the music and you don't watch the scene anymore. So dapat ang music, kumbaga, kasama siya doon sa eksena. A lot of times yung kinakounter ko ang eksena. Kapag ang eksena, dramatic na siya. Parang hindi mo na kailangan ng music. Okay? Kapag ang eksena, hindi naman siya dramatic enough, so doon ko talaga siya nilalagyan ng music. Kasi parang meron akong kailangan na ma-evoke na emotion dun sa eksena. Sa grading kasi, I talk to my cinematographer. So ito yung gusto kong mood, ito yung gusto kong feel. So kahit na umuulan, ang gusto ko, parang ang feeling mo mainit, humid. Pagpasok nila sa loob ng bahay, pinapawisan pa rin sila. So dapat, kapag overall, kapag nakita mo yung pelikula, kapag pinanood mo siya, parang it's warm. Kasi, bakit? Kasi nasa Pilipinas tayo. Sa grading, mas maramdaman mo yung lugar. Sometimes, yung lugar, hindi nga sa pleasing to the eyes eh. Pero gusto kong makapture yon. Kasi yun yung katotohanan, yun yung reality. Diba? So, dapat, ang grading, hindi niya inihiwalay yung kulay o yung gusto mo sa photography, kundi ine-enhance siya para mas maging realistic siya. Pag natapos na ang pelikula, of course, ang ginagawa ko, madalas ang ginagawa ko sa pelikula ko, pinapalabas sa ibang bansa. Bakit sa ibang bansa? Bakit hindi sa Pilipinas? Bakit kailangan ko ipalabas sa ibang bansa? Kasi gusto ko siyang mapanood ng mas maraming tao, hindi lang ng mga Filipino. Gusto ko maintindihan ng ibang tao kung anong klaseng pagkatao tayo, kung anong klaseng kultura meron tayo. Pag nabibigyan tayo ng recognition, of course, it's a reward. Pero hindi yun ang ultimate goal sa paggawa ng pelikula. Hindi para basta magkaroon ka ng award, kundi may send mo yung message mo sa mga tao, yung gusto mong sabihin. Kasi mas mataas yung purpose mo sa paggawa ng pelikula, hindi lang dahil sa awards. Nalala ko itong sa Marosa nung pagtanggap ng award kasi parang nung nasa gitna ako ng stage at nagtayuan ng mga tao at malakpak sila, parang of course ang binibigyan ng recognition yung filmmaker, ang binibigyan ng recognition yung pelikula. Pero ako, ang feeling ko, hindi ako deserving kasi ang kwento ko ay kwento ni Marosa, kwento ng mga Pilipino. Sila dapat ang binibigyan ng papuri, yung mga taong, mga character sa pelikula ko, hindi ako. Diyan lang ako instrumento para may hatid ang kwento nila. Pero dapat, at the end of the day, bigyan ng papuri, bigyan ng recognition yung mga tamang taong dapat bigyan ng recognition. Ito yung mga character ng pelikula.